kahit na ganun, nakikita natin na nandun yung love and connection sa inyo, guys. At saka itong person mo, gusto nitong magbago, no? Parang ma-overcome nyo din itong mga problema na to, mga kapiksi. Kaya nga nandito yung reconciliation, guys. Kasi itong person mo, parang nagigising na siya sa mga pagkakamali niya and gusto niya magbago and gusto niyang bumawi sa'yo. Hello guys, hello Aries, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagatang episode natin for tonight is Silip sa Pag-ibig Kapalaran. Ito yung ating love life reading para ngayong October para sa Aries, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Pwede ma-pick up yung energy nyo, guys. Pwede ma-pick up yung energy ng person nyo. Pwede magkabaliktad yung roles, mga kapiksi. If in case hindi kayo nakaresonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo, guys. So, dito, this is both positive and negative, mga kapiksi. Positive side or negative side muna, mga kapiksi. Maaari nagkakaroon ng problema sa relationship nyo dahil sa pera. Pwede may problema sa pera, sa career, sa oras, no? Kasi kapag may career involved, sometimes, most of the time, oras yan eh. Kinakain ng oras, yung kinakain ng trabaho, yung oras. Pwedeng oras mo or oras ng person mo. Kaya hindi napaprioritize. Nagkakaroon ng disconnect. And sometimes yung pera din, no? Pagka may mga problema sa pera, sa loob ng bahay, doon nagkakaaway, diba? So, nadadamay din yung relationship. Pero ang maganda naman dito, guys, is maaaring magkaroon ng reconciliation, no? Kung nagkakaaway kayo ng person mo, ibig sabihin, pwede kayong magkabati din ng person mo. And kung ito naman ay past lover na, let's say for example, baka yung iba sa inyo, hiwalay na, pwede naman, may chance din na magka-reconcile kayo, pwedeng magkabati, pwedeng magkabalikan, okay? And for some of you, malaking factor itong playfulness para manatili yung init ng pagmamahalan para ma-rekindle ba? Sometimes kasi mga kapiksi kapag masyadong seryoso, masyadong madrama, no? Doon parang pumapasok yung kanigahan sa relationship. Pero kung playful lang, having fun, hindi masyadong iniindi yung mga problema, no? Pwedeng mas maging strong pa yung relationship nyo, mga kapiksi. Meron kasing ibang tao, well, lahat naman siguro, guys, no? Kahit sino naman siguro ayaw ng madrama na relasyon. Kayo ba? Gusto nyo ba yung madramang relasyon? Yung mga malatipong K-drama, ganyan. Or kahit hindi K-drama, mga tipong drama-rama sa hapon na relasyon. Siyempre, ayaw natin ng gano'n, no? Nakaka-stress. Kasi, kaya tayo nag-i-in a relationship para kiligin tayo, no? Para pasiyahin. Pag puro drama na, hindi na yun nakakatawa. So, ayaw natin ng gano'n, mga kapiksi. Alright? So, kung ayaw natin ng ganun, syempre ayaw din ng ganun ng person mo. Kaya, medyo iwas-iwas kayo sa kadramahan, mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below, Aries, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung ganap sa relasyon nyo, guys. Shuffle natin to. Habang sinashuffle natin to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt ng negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, meron tayong promo ngayong October. Magbibigay tayo ng free 3-in-1 pampaswerte subliminal sa pampaswerte sa buhay, sa pera, tsaka sa love life. Worth 1,500 yung freebie na yan, guys, kaya i-avail nyo na. And meron din tayong bagong course, mga kapiksi, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga tsawa nyo. 20% discount naman yan until October 31, kaya i-avail nyo na, guys.
So, Aries, kayo ay na-represent ng Queen of Wands sa ating spread. So, this is both negative and positive. So, nakikita natin yung mga pag-aaway dito, guys. Ito nga ay dahil sa career. Career, pera. Pwede nga iba sa inyo nag-aaway kayo dahil sa pera, mga kapiksi. For some of you, parang feeling nyo, parang may betrayal dito pagdating sa pera, mga kapiksi. So, ibig sabihin, pwedeng feeling nyo, pinaperahan kayo ng person nyo, or baka niloko kayo sa pera ng person nyo. Mga kapiksi, especially kung let's say for example, LDR kayo ng person mo, tapos kunwari ikaw yung nasa ibang bansa, tapos nagpapadala ka ng pera sa kanya dito sa Pinas, tapos parang nilulustay niya, no? Or ginagastos niya sa kung ano pwedeng pinagsusugal niya, or sa bisyo niya, whatever, mga kapiksi. So parang yung iba ganun yung tipo ng, or parang sugarol. Yung iba sa inyo parang nakatagpo kayo ng person na medyo sugarol, addict, or may bisyo. Sabihin natin may bisyo, mga kapiksi. So, yun yung pinag-aawayan nyo dahil sa pera, guys. Okay? For some of you. Pero, kahit na ganun, nakikita natin na nandun yung love and connection sa inyo, guys. At saka, itong person mo, gusto nitong magbago, no? Parang, ma-overcome nyo din itong mga problema na to, mga kapiksi. Kaya nga, nandito yung reconciliation, guys. Kasi itong person mo, parang nagigising na siya sa mga pagkakamali niya, and gusto niya magbago, and gusto niyang bumawi sa'yo, mga kapiksi. Gusto niya magsimula ulit kayo, parang restart ba? Pwedeng ito, reconciliation. Pwedeng magkabati kayo nitong person mo, mga kapiksi, kasi parang ipagtatanggol niya, or ipaglalaban pala. Parang ipaglalaban niya pa rin yung pag-ibig niya sa'yo, yung relasyon niyo, mga kapiksi. So, kung bibigyan mo siya ng chance, let's say for example, sila yung may kasalanan, sila yung nasa maling side, ganyan, parang gustong bumawi sa'yo ng person mo. Parang kung feeling mo naperahan ka niya, parang feeling ko naman ibabalik niya sa'yo yung pera na nakuha niya. Or kung hindi man niya ibalik sa'yo yung pera na yun, parang gagantihan ka naman niya sa ibang pamamaraan, like yung pagmamahal, pag-aaruga, ganyan. So ibabalik niya yun sa parang emotional level, mga kapiksi, okay? Pero parang ayaw ka nitong pakawalan, mga kapiksi. So parang gagawin niya. At saka ito, guys, parang ito na yung pagkakataon mo. Hindi naman sa para gumante, pero parang may promise yung person mo na gagawin niya ulit ang lahat. Gagawin niya ang lahat na sabihin mo sa kanya, hilingin mo sa kanya, para mapatunayan na totoo siya, para patunayan na talaga nagsisisi siya, kasi nagsisisi talaga itong person mo, lalo na kung ano to, parang hiniwalayan mo, kung hiniwalayan mo siya, or binlock mo siya, or ginosting mo siya, mga kapiksi, during those time na nag-iisa siya and wala kayong contact, yan o. So, kinain siya ng kalungkutan, pagsisisi, regrets, there were a lot of regrets sa side niya. And parang hindi siya makapag-isip ng tama. Parang hindi siya parang walang tama na nangyayari sa buhay niya nung time na hiwalay kayo. Pero yun nga, parang napag-isip-isip niya na mali ito, mali ako. So aaminin niya yun, aakuin niya, no, magiging responsable siya, magmamature siya. And i-win back ka talaga nitong person mo, mga kapiksi. Ibig sabihin ng i-win back, mga kapiksi, no, gusto niyang makipag-reconcile sa'yo, gusto niyang bumawi sa'yo. Kung kailangan niyang ligawan ka, gagawin niya yon para mapabalik ka sa kanya. So, yun yung win back. Gusto niyang bumalik ka, gusto niyang magkabalikan kayo, mga kapiksi, kung bibigyan mo pa siya ng chance ulit, guys. Okay? So, nararamdaman ko naman dito, guys, yung sincerity dun sa side ng person nyo. Pero, syempre, iba-iba kayo ng sitwasyon. Depende pa rin sa sitwasyon nyo, mga kapiksi, no? Kayo lang yung makakapagsabi. Kasi mararamdaman nyo naman yun, guys, kung sincere yung person nyo, kung totoo talaga sila sa inyo, mga kapiksi. So, ipagdasal nyo na lang. And sana, kung gusto nyo magkaayos kayo, sana magkaayos kayo, mga kapiksi. Pwede kayong makinig ng mga relationship subliminals natin, guys, kung gusto nyo maayos yung relationship nyo, no? Meron tayong pampabalik, pampakonsensya, pampamiss, pampabalisa, no? Super effective yun, guys. Marami na tayong natulungan dun sa mga subliminals na yun. So, scroll lang kayo sa ating YouTube homepage. Hanapin nyo lang yung playlist. Makikita nyo, mga kapiksi. Alright? So, tingnan natin yung inyo. Ito, i-mind-mind nyo yan sa mga gustong magkabalikan, di ba?
mind, reconciliation, mind magkakabati, kami ng person ko, no, mind magsisisi yung person ko kasi nararamdaman natin dito na nagsisisi talaga siya, mga kapiksi. Okay? So, comment down below guys if naka-resonate kayo. Tingnan natin yung love message or love advice para sa inyo, Aries. Eto no, itigil na ang sumbatan, walang idudulot na maganda yan. So yung, yun nga yung sabi ko sa inyo, kasi yung iba sa inyo nagkakaroon kayo ng problema sa pera. So pwedeng niloko kayo sa pera ng person mo. Ito malakas tong energy na to. Finances and career yan, eto, yan. Pero ito mga kapiksi, no. Kumbaga yung panluloko niya sa'yo is more on money guys, okay? So, hindi naman kailangan magsumbatan, no. Wala naman, hindi naman kailangan dumating sa point na sabihin nyo sa, let's say for example, kayo yung, pwedeng kayo yung breadwinner or kayo yung nagpapasok ng pera sa bahay, di ba? Hindi may importante kung sino yung nagpapasok ng malaking pera or what. Pag nanumbat kasi kayo, iba yung ano nun guys, iba yung tama nun dun sa ibang, sa another person. What if baliktad yung sitwasyon? What if siya yung may kakayahan na kumita ng pera tas ikaw hindi ganon, di ba? What if ikaw yung sinumbatan? Anong mararamdaman mo? So, wag nyo rin gawin yun sa kapwa nyo or wag nyo gawin dun sa person nyo. Kaya nga sabi, di ba, kung ano yung ayaw mong gawin sa iyo, wag mong gagawin sa iba. So, ganun din sa relationship. Tigilan nyo yung sumbatan. Kung mahal nyo yung isa't isa, dapat nagsusuportahan kayo, dapat nag-uunawaan kayo, mga kapiksi. And hindi naman may iwasan na may nagkakamali, no? Hindi naman tayo perpekto. Sometimes nagkakamali sila, sometimes nagkakamali rin tayo. Ang importante is, we make up for those mistakes. Natututo tayo and hindi na natin inuulit, hindi na natin ginagawa ulit. Okay? Alright. So, comment down below, Aries, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Ito yung ating mga relationship subliminals, guys. Pakinggan nyo para makatulong sa inyo. Ito yung ating 2025 kapalaran. Ito yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.